Magandang gabi sa inyong lahat. Sa oras na ito ay muli dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ngayon po ay araw po ng Miyerkules kung saan tayo po muli ay magkakaroon ng ating pong Bible study. Okay? Samahan niyo kong buksan ninyo pong mga Biblia sa aklat po ng Lucas, Kabanatang 12, talatang 1 hanggang 12. Ganito po ang ating pong mababasa. Samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo, ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay pagsisigawan. Verse 4, sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos ng pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Verse 8, sinasabi ko rin sa inyo, ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapatatawad. Kapag kayo dinala nila sa sinaguga o sa harapan ng mga tagapamahalan at mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Yan, pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos, tayo po muna ay sumaglit na yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, muli sa oras na ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami muli ng pagkakataon upang dumulog sa inyo sa panalangin at tunghayan ng inyo pong mga salita. At narito, Panginoon, sa oras na ito, aming pong idinadalangin, nasamahan nyo nawa kami, bigyan mo kami ng sapat na karunungan at kaalaman upang maunawaan po namin ang mga salita mo na aming pag-aaralan. Buksan nyo ang puso, ang aming isipan, ang aming kaunawaan. Pagpalain nyo kami sa oras na ito sa magitan ng inyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samudalangin. Amen and amen. Okay? Ang ating pong talakay ngayon ay pinamagatan po nating The Fearless Faith. Okay? Ang pananampalataya na wala hong takot. Sa panahong iyon, sa ating pong binasa sa Luke chapter 12, ay marami na po ang mga taong talagang sumusunod sa ating pong Panginoon Jesus. Gusto nilang makarinig at makaranas ng mga miracles o mga himala nagmamulaw sa Panginoon Jesus. Ngunit sa panahon din iyon, sa kabila ng lahat, ang kasalukuyang relihiyon ay lantad po. At yun ho ay walang iba kundi ang relihiyon ng mga Pariseo, ng mga Saduceo. Kaya gusto nilang ipakita ho ito doon sa mga tao na naroon sa panahon po ng ating Panginoon Jesus. Ang mga religion na ito, bagamat sila po ay sinasabing makadiyos sila, pero sa kaloob talaga ng kanilang puso, sa loob ng kanilang pagkatao ay wala ho silang alam tungkol sa Diyos. Tanda po natin mabuti dito sa ating pong binasa, sabi nga, ang lahat daw po ng sekreto ng tao sa kanyang puso darating panahon, ito ho ay mailalantad sapagkat wala hong bagay sa mundong ito na nakatago na hindi po mailalantad. Kahit nga ho yung mga ating pong mga itinatago sa ating puso, ano po, lahat ng yan ay darating panahon, ito ho ay mailalantad. Maging po yung ating pong mga
sinasabi, no? Ito po ay recorded at one day, pagharap natin sa Panginoon, ito ho ay ating pong pananagutan at mailalantad po ang lahat, okay? Actually, sa puso po ng mga Pariseo, sila po ay secretly, no, sila po ay nagpaplano na napatayin po ang ating Panginoon Jesus. Ngunit lahat ng iyon ay hindi pa rin po nalilingid sa Diyos sapagkat kahit po sa panahon po ng judgment, lahat ng iyon ay i-reveal din po. So tayo bilang mga Kristiyano, sabi nga, dapat lagi tayong maging honest. Ano po, lagi po tayong gumawa sa pananalita po natin, maging honest po tayo sa ating po mga ginagawa, maging honest po tayo at maging sa ating po mga iniisip, maging honest po tayo sapagkat wala nga hong nalilingid sa ating pong Panginoon. Okay, lahat ng yan ay ilalanta din po ng ating Panginoon. Kaya sabi nga, the honest person is the one that nothing to fear. No? Ang isang taong daw tapat ay siya po yung taong wala hong dapat ikatakot sa buhay. At ang isang taong, a person that has no fear is a person of faith. No? Kapag ikaw po ay may pananampalataya, wala kang takot. Kaya ho yung ating pong titinang halimbawa, yung mga heroes of faith sa book of Hebrews chapter 11, ano po, ay sila po yung tinawag na heroes of faith sapagkat sila po ay nangamatay dahil po sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi sila natakot sa buhay, kaya sa kanilang pagsunod sa Panginoon, kaya tumayo sila sa pananampalataya kahit hanggang kamatayan. Kaya tinawag sila ng mga heroes of faith. Ngayon sa ating pong pag-aaral, ay ito ang ating pong tanong. To whom or to what do we not fear? No? Kanino ba o sa ano ba dapat hindi tayo matakot? Okay? Meron po tayong pag-aralan, tatlong puntos po ito. Una, we must not fear with the physical destroyer. Pangalawa, we must not fear with the physical needs. At ang pangatlo, we must not fear with the persecutor. Okay? Yun po ang tatlong ating pong pag-usapan at pag-aaralan sa oras na ito. Unahin po muna natin, we must not fear with the physical destroyer. Tandaan lamang po natin, ano po yung mga physical destroyer na ating pong binabanggit? Mayroon pong tatlong S na binabanggit po dito. Number one, Satan is one of the physical destroyer. Si Satanas daw po. Kaya nga sabi sa John chapter 10, verse 10, sabi po doon, kaya pumunta dito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay at sumira. O di ba? Yun ang trabaho ng ni Satanas, pumatay. No, physically, isa ho sa mga ginagawa po niya, sinisira din ang ating pong buhay. Okay? Ninanakawan tayo. Kaya siya po ay physical destroyer. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan. Ang katakutan ninyo ang may kakayanan na magpumatay sa katawan at the same time magbulid pa sa iyo sa impyerno. Okay? Si Satanas, pumapatay siya katawan lang pero yung kanya pong yung ating pong kaluluwa, yung ating espiritu ay hindi po niya kayang sirain yan. Okay? Kaya sabi to, si Satanas, he possessed a person that has no author. Kapag ang isang tao daw po ay wala hong may-ari sa kanyang buhay, sa kanyang sarili, si Satanas, ipopossess niya po ito. Yan, ipopossess po. Hindi po ibig sabihin na ipopossess na masisiraan ng ulo. Ang ibig pong sabihin ay he influenced the physical, even our soul, na impluensyahan po ni Satanas. Pero nung tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating buhay, naging pag-aari na tayo ng ating pong Panginoon Jesus, kaya hindi na tayo pwedeng pakialaman ni Satanas. Okay? So, yun po. Number one, Satan is one of the physical destroyer. Number two, sickness is another physical destroyer. Okay? Ang mga sakit, ito din po ang isa pa sa mga physical destroyer na ito. Kaya nga ho, yun ang isa sa kinatatakutan ho ng marami hong tao, lalo na sa ating pong panahon ngayon, natatakot na magkasakit, natatakot mahawaan ng COVID-19 na ito. So, yun ay napakalaking factor sa buhay po natin ang sickness na yan. Kaya ho, dito madalas ang tao ay natatakot. Okay? Kaya nga sabi to, ang sakit
ay nagdudulot po ng depression. Bakit ito? Sapagkat ito ay pwedeng ikamatay ng tao ang sakit, no? Kaya nga katulad itong coronavirus na ito, pagka natamaan ka nito ay ang susunod mong iisipin, talaga madedepress ka kasi ang inisip mo, baka ito na, iyon na ang iyong katapusan sapagkat nakamamatay po ang sakit na ito. Okay? So, kaya kinakailangan po na maiwasan po natin ang mga bagay nito, yung pagkakasakit, upang huwag po tayo ma-depress o kaya huwag po tayo matakot sa buhay. Okay? Halimbawa, na-diagnose ang isang tao na may cancer, siyempre, talagang magdudulot po yan ng depression sa kanya pong buhay. Diba? At sapagkat ang cancer ay nakamamatay talaga. No? So, sickness is a physical destroyer po yan. Kaya unti-unti, kapag nagkaroon ka ng sakit, unti-unti, madedepress ka at bababa ang immune system hanggang sa igugupo ka talaga nito hanggang sa mamamatay ka. Kaya napaka-importante na huwag po tayo matakdan o mahawaan ng sakit na ito. Okay? At ang pangatlo na physical destroyer ay walang iba kundi yung sin. Okay? Sabi ito, sin is also a physical destroyer. Tandaan po natin mabuti, minsan ang physical natin ay nagsasuffer because of sin. Diba? Yun ang dahilan minsan kung bakit tayo ay naranasan natin yung mga sakit at karamdaman, naranasan natin yung mga pagtitiis sa buhay dahil po sa kasalanan. Halimbawa, kapag ikaw ay nagbibisyo, halimbawa naninigarilyo ka, kasalanan po yun eh. At ang paninigarilyo ay nagdudulot po ng sakit po sa ating katawan. Kaya tuloy, yun, masisira yung baga natin, masisira yung atay natin, no? Kapag tayo po ay nagbibisyo, umiinom ka, di ba? O lahat ng bisyo na yan, ay, o anuman ang ating pong mga ginagawa sa buhay na nakakasira sa ating pong katawan, ito ay magdudulot po ng suffering, no? Sa ating pong physical body. Kaya nga ho, ang kasalanan na ito na mga ginagawa ho natin, ito ho ay physical destroyer din po. Pero sa atin na mga Kristiyano, sabi nga, we must not fear with all this physical destroyer because we know that our body is controlled by God, no? At yung body natin is the temple of the Holy Spirit. So si Satanas, wala nang pakialam sa atin, wala na siyang magagawa sa buhay natin sapagkat we are the temple of the Holy Spirit, no? Ang Diyos ay nasa atin. Yung mga sakit at karamdaman na yan ay hindi natin basta-basta maranasan kasi nag-iingat na tayo sa ating pong mga ginagawa. Hindi na tayo gumagawa ng kasalanan, o di ba? Kaya yung mga sakit at karamdaman na yon ay hindi basta-basta dumadapo sa ating buhay dahil tayo po ay maayos ang ating takbo ng ating pong buhay. Iniiwasan natin ang mga sanhi ng lahat ng mga sakit at karamdaman na yon. Okay? Ito nga lang ang nagiging problema kung minsan sa atin bilang mga Kristiyano ay minsan sabi nga, we give more importance to our physical life more than God. No? Yun ang problema sa atin kung minsan. Kaya pag pinagpili tayo dahil po sa pangangailangan sa buhay, uunahin po ang maghanap buhay kaysa sa Diyos. Kaya tuloy, ito nagkakaroon tuloy tayo ng problema sa buhay. Kaya tandaan natin mabuti, ang physical destroyer na ito ay napagdudulot ng takot para ho sa atin. Kaya dapat ho natin iwasan ang mga bagay na ito na mga nakakasira ng ating pong katawan. Okay? Ang pangalawa natin sa ating pag-aaral ay we must not fear with the physical needs. Okay? Verse 6 hanggang verse 7. Tandaan po natin mabuti. Lahat tayo bilang tao habang tayo narito sa mundong ito, we are still in the physical life. Meron pa rin po tayong, meron talaga tayong pangailangang physical din. Okay? Maging mananampalataya ka man o hindi ka mananampalataya, Kristiyano ka man o hindi, maka-Diyos ka man o maka-demonyo, still you have a physical need. Okay? kaya lamang, sabi nga, sometimes poor situation lead us to fear, di ba? Kapag yung ating pong kalalagayan ay nasa panahon ng kahirapan, walang-wala ho tayo, ang kahirapan na ito ay nagdudulot sa atin ng takot at pangamba. For example,
sometimes we fear for our future. Diba? Natatakot tayo. Ano kaya magiging kinabukasan ko? Sometimes we fear for our food. Kaya nga, yung iba nagpapanic buying. Ano po, katulad ito nangyari sa quarantine na ito. Pag mayroon lang nabalitaan sa Facebook na ilalockdown, ay total lockdown. Talaga, yung iba ay talagang nagpapanic buying na. Kaya kapag pumunta ka sa grocery store, no, talagang punong-puno at ang nakapila po yung mga tao. Samantalang pag wala ho namang panic buying, wala hong namimili kung minsan sa mga grocery stores. Okay? Minsan, ang dami ho natin kinatatakutan ho sa buhay. Minsan naman, ang natatakot tayo dahil sa mga education atin pong mga anak, no, baka kung wala ho tayong hintay magtatrabaho, ano ipapaaral natin sa kanila at maraming bagay na tayong pinag-aalala ho sa buhay. Okay? Kung ating babasahin ang Biblia sa Matthew chapter 6, ano po, ang tao ho ay talagang natural na mayroon po mga physical needs tulad po ng foods, clothing, and shelter. Okay? At ang lahat ng ito ay mga necessities of all people, no? Mga pangunahin na pangailangan po ng tao. Siyempre, kapag wala kang pagkain, matatakot ka talaga. Kung wala kang wala kang tirahan, matatakot ka talaga, no? Eh kung wala kang maisuot, wala kang mainom, no? Eh matatakot ka talaga. Pero dapat ay malagpasan daw po natin yung pananampalataya at paniniwala ng mga tao na kahit hindi Kristiyano, sila po ay hindi natatakot. At sino po yung mga ito? Yung mga nasa lansangan, mga street men, ano po? Bakit? Kung tutusin, sila po kung parang sila po yung kung titingnan po natin ang kanila pong buhay, parang sila po ay mga taong wala hong takot sa buhay. Actually, na hindi sila natatakot kung wala sila makain sapagkat alam po nila na makakasurvive naman din po. Hindi sila natakot kahit wala silang tirahan, nasa kalye lang sila. Hindi sila natatakot kahit wala silang mga damit. Nakikita natin minsan humutubad, di ba? Pero wala hong mga takot ang mga iyan sa buhay. Tayo, may sarili tayong bahay, minsan, no? Mayroon tayong damit, mayroon tayong pagkain. Pero pagdating sa mga problema at pagsubok sa buhay, minsan tayo pa yung unang naapektuhan, no? Samantalang hindi naman dapat ganun. Lalo-lalo na tayo ng mga Kristiyano, hindi dapat tayo matakot sa buhay sapagkat alam po natin, mayroon ho tayong Diyos. Kaya nga sabi ng ating pong pinag-aralan ng nakaraan, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng buhay nang dahil sa kanyang pagkabalisa o kanyang pagkatakot? Diba? Wala. At ang mga pagkatakot na ito, pagkabalisa na ito, ay yun ay at trabaho o ginagawa o damdamin ho ng mga unbelievers o mga pagano, no? Pero tayo mga Christian, dapat magtiwala ho tayo sa Panginoon. Okay? Yun ang dahilan minsan. Kaya hindi daw po natin ibibigay yung pinaka the best natin sa Diyos sapagkat minsan nangingibabaw sa atin yung ating takot sa buhay. Yung ating pangailangan sa araw-araw sa buhay. Kapag iyon ang nangibabaw, okay, minsan hindi na natin ibibigay yung pinakamabuti nating magagawa para ho sa Diyos. Yan, kaya mga kapatid, we must not fear with the physical needs. Lahat kailangan natin yon, pero hindi dapat yon ang maging dahilan para tayo po ay mag-alala, mabalisa, at mag-panic buying, bagkos dapat magtiwala ho tayo sa ating pong Panginoon. Natural lang na talagang tayo'y maging normal lang ang buhay kapag dumarating ang mga problema at pagsubok na katulad po ng ating pong nararanasan sa kasalukuyan. Okay? We must not fear with the physical needs. Pangatlo, panghuli, ating pong titingnan ay sabi ito, we must not fear with the persecutor. Verse 11 hanggang verse 12. Okay? Mga persecutor na binabanggit dito, for example, ay yung mga Pariseo. Actually, sila po yung number one persecutor ng ating pong Panginoong Hesus noong panahon na si Hesus ay nandito sa lupa, nagmi-ministeryo. Diba? So, sa ating bilang tao, lalo na sa mga Kristiyano, okay, tayo po ay natural sa atin na mayroon talagang mga taong magagalit o magpe-persecute sa atin. Kaya nga sabi ito, our religion in the past is one of our persecutor.
No, yung ating dating relihiyon, yun ang nagiging persecutor po natin sa buhay. Bakit? Sabi nga, natatakot tayo kung minsan baka tayo ay expelled o kaya ay papalayasin. Okay? Yun ang dahilan kung bakit minsan ayaw nating ma-born again. Diba? Minsan ay ganun. Ganun yan. Sabi nga, minsan yung ating mga mahal sa buhay, sila ang nagpe-persecute sa atin. Kaya nga sabi ng Biblia, tandaan niyong mabuti, kaya ako pumunta rito hindi para magdala ng kapayapaan. Pumunta ako rito para magdala ng tabak at pag-aawayin ko yung mag-ina, okay? Biyanan sa manugang, yung nanay sa anak, o diba? Yung magkakamag-anak, nag-aaway-away. Dahil po sa persecution, yun ho ang gusto sabihin, dahil po sa persecution. Pero gayon ba man, hindi naman yun ay mananatili at maghabang panahon. Dating at darating din po ang panahon na magkakasundo din po kapag ang lahat ay nakakilala na sa ating Panginoon. Kaya sabi ito, huwag daw katapkutan yung mga persecutions in life. Okay? So, lahat ng takot na meron ho ang tao, ito ay kasalungat doon sa pananampalataya. Sabi nga, kapag tayo po ay nananampalataya, nawawala yung takot. Kapag tayo natatakot, nawawala yung pananampalataya. Kaya ang gusto ng Diyos na maglagak tayo ng pananampalataya sa Kanya. Huwag daw po tayong matakot sa anumang bagay. Tanda nating mabuti ang mga pangako ng ating Panginoon. Dapat huwag daw po tayo matakot. No? Kapag dumating yung takot, tanda na lamang nating mabuti. Sabi nga, He is the one who will save us. No? Pag may mga problema, siya po yung magbibigay sa atin ng magliligtas po sa atin. He will also supply all our needs kapag mayroon tayong mga pangangailangan. No, sa lahat ng ating pangangailangan sa buhay, siya yung kaya mag-supply. Sabi nga, di ba, Philippians 4:19, but my God shall supply all our needs according to His riches and glory by Jesus Christ. Okay? At hindi lamang iyon, He will also provide a way to escape, no, kapag dumanas po tayo ng mga dangers and persecutions in life. Kaya sa Diyos, wala naman pong imposible. Kaya kinakailangan lang talaga maglagak tayo ng pananampalataya sa Kanya at yung mga takot at pangamba sa buhay ay alisin at magtiwala tayo sa Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang Kanyang mga salita sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa aming Ama sa oras na ito, muli maraming marami pong salamat sa inyong mga salita na aming po napagbulay-bulayan, napag-aralan, na siyang patuloy na nagtuturo po sa amin patungkol po sa pananampalataya namin sa inyo Diyos na kung saan ang takot ay mapapawi kapag ang umiral po ang pananampalataya po sa amin. Sa mundong ito, Panginoon, ay marami pong mga dahilan kung bakit kailangan namin mag-alala o matakot. Pero kapag kami po ay nakasentro sa inyo, nanampalataya sa inyo, alam po namin ang mga takot at pangamba ay mapapawi ang lahat ng ito. So therefore, dapat po kami ay sa inyo tumingin at huwag po sa amin pong mga kapaligiran, huwag po sa amin pong sitwasyon, huwag po sa amin pong buhay na ito na kung saan ay punong-puno ng mga problema, pagsubok, persecution, punong-puno ng mga suffering. So God, sa inyo lahat ay mayroon pong kalayaan, sa inyo po ay mayroon pong kasaganaan, sa inyo po ay mayroon pong pagmamahal, pag-ibig at kaligayahan. Salamat po, hayaan mo Diyos na kami po bilang inyo pong mga anak ay lagi pong nakasentro lamang po sa inyo. Salamat sa inyong mga salita, ingatan niyo ito sa aming mga puso, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. God bless po sa inyong lahat.